Mababang down payment na located sa 13 Martires. Baka ito na ang para sa'yo. Magandang araw. Ako po si Carlo Felices. And para po sa house tour po natin ngayon, ipi-feature po natin ang bago pong bubuksan na project ni Charles Builders na located po sa Barangay de Ocampo, 13 Martires, Cavite. Ang mga unit po na bubuksan natin, meron pong lot area na minimum ng 44 square meter at meron pong floor area na 58 square meter. Kaya napakalaki. Ito po ay meron ng dalawang toilet and bath sa ground floor at sa second floor and provision po ito ng 2 to 3 bedrooms. Para po, tignan po natin ang kanilang model unit. Ito pong titignan po natin ngayon ay ang kanilang model unit or ang kanilang dress-up unit. Dito po, makikita nyo po yung mga idea na pwede nyo pong gawin kapag tinanover po sa inyo ang inyong unit. So dito po, bubungad po sa atin ang kanilang parking space. Malaki na po siya. Pinalaki na po siya. And makapansin nyo po, nilagyan po nila ng rough tiles po dito para sa inyo sa space. Dito po sa atin, no, ang unit po dito ay extended na. So, pag sinabi po natin extended, yung ating second floor ay inislab po nila hanggang dito po sa part na ito para po yung inyong parking ay meron na pong initial na cover. Hindi nyo na po kailangan na maglagay ng tubo. So makapansin po natin, dito namin po yung kanilang mga poste. So tara, pasukin po natin ang bahay. So ito, bago po natin pasukin, ito po ang kanilang turnover ng pintuan. Steel door na po siya, okay? Dalawa na po yung kanya. So ngayon, pagkapasok po natin, bubungad po sa atin ang dress-up unit ng kanilang living area at ng dining area. Tingnan po natin. Mapansin po natin na nilagyan na po nila din ng mga furnitures. Kaya ito po yung mga idea na pwede nyo pong gawin sa inyong unit. Dito po sa side po na ito, nilagay po nila ang kanilang dining area. Meron po itong apat na upuan para sa dining table po nila. And dito po sa side po na ito, ang kanilang countertop para sa kusina. So, in case po na gusto nyo siyang ilipat sa labas, pwede rin po. Pero for the meantime, ito po yung ginawa po nila. So, dito po sa side po na ito, katabi po ng ating kitchen, ang kanilang service area. Dito naman po sa ating service area, meron po itong 2 meters po na allocation para po sa space na pwede nyo gamitin yung sarili. Pwede po itong inyong maging laundry area. Ang inyong perimeter po ng property, pag yung inner po ang nakuha ninyo, is hanggang dito. Ngayon, kung kayo po ay nakakuha ng end unit, meron po siyang extra space dito po sa likod kung mapansin natin. So tara, pasok po tayo ulit. Dito naman po ang ating toilet and bath. Yung ating first na toilet and bath na located po dito sa ground floor. Ito po yung mga idea na pwede natin gawin sa ating CR. Ito po yung ginawa nilang design sa ating CR. Sa turnover po, wala po itong mga tiles na ito, pati yung sa ground floor. Para po kayo po ang may choice na mag-design ng inyong CR. Pero ito po, kasama na po ito, na may flush yung inyong toilet at ito po yung lavatory. Dito po sa bandang CR. So, tara po. Ngayon, akitin naman po natin ang kanilang second floor. Dito po, sa ginawa po nilang design, nilagyan na po nila ng mga pinil ang ating hagdanan. Meron po tayong tatlong steps para po sa ating sementado na hagdanan at ito na po yung ating bakal na hagdanan para akin. Tara, ganyan po natin. So yan, nabanggit ko po kanina na provision po ito ng 2 to 3 bedrooms. Sa laki po ng space natin dito sa second floor, pwede po itong 3 bedroom. Pero dito po sa model unit po natin, meron po itong 2 bedrooms na ginawa. So, pasukin po natin ang kanilang master's bedroom. Mapansin po natin sa ating master's bedroom, kasyang-kasya po ang kahit queen or king size po na ating kama. Ayan po, mapansin nyo po, nandito po sa side po na ito, naglagay po sila ng cabinet dito para sa inyong mga damit. Ito po yung pwede nyo gayahin na idea. Mas po lang turnover sa inyong unit. Nandito na rin po nakalocate sa master bedroom nila or kinunik po nila yung kanilang second toilet and bath sa kanilang master's bedroom. Ito po, tignan po natin. Ganun pa rin po, no? Wala po itong mga tiles sa turnover pero ito po yung design na pwede nyo gayahin. Ang kagandahan po sa kanilang mga toilet and bath, meron na po itong ventilation para po maglalabasan po ng hangin. So ngayon po, tignan po natin ang kanilang second bedroom.
Dito po sa kanilang second bedroom, meron po silang nilagay na dalawang kama. At ito po pwede yung idea kung ang inyong mga anak ay pwede po mag-share ng inyong kwarto. And kung mapapansin po natin, oh, dito po sa side po na to, naglagay po sila na bintana. Mapansin po natin, meron siyang bintana kasi kung ang nakuha niyo pong unit ay end unit, meron po talaga siyang bintana dito po sa side po na to. Pero pag ito po ang nakuha niyong unit ay inner, dito lang po yung ating bintana sa harapan. So, ayan siya. Naglagay din po sila ng cabinet dito po sa side po na ito. So, gamit na gamit po yung mga space, no? At marami po kayong magagawa sa laki po ng inyong floor area. Tara, tignan naman po natin ang kanilang actual turnover unit. Ngayon naman po ay titignan natin ang kanilang actual turnover unit. So, ayan. Napahintay natin. Tara. Dito po, sa ating parking space, ay mapapansin po natin na nakalupa po na po siya. So, ito po turnover niya. At the same time po, ganun pa rin po. Nandito po ang ating mga poste. And, kapusin natin yung biga. And, extended po pa rin siya. So, ito po ay naka-steel na po. Steel deck po ang ating sa taas. And then, pwede nyo na lang po piturahan niya. Kung ano po po sila. Dito po, pagpapasok po natin. Again, ito po ay steel door natin. And then, ito na po ang kanya. Turn. Pagpapasin po natin sa ating turnover. Ito po ay bare type or bare po ang ating turnover. Basic finish po ang ating sahe. Basic finish po ang ating mga walls. And then ito po, wala pong pintura ang ating isa. But at the same time, makakapag-isip po kayo at makakapag-lagay po kayo ng mga design na idea na gusto nyong ilagay sa inyong bahay. So ngayon po, dito po sa ating bintana, ito po ay naka-steel na po para po sa extra ninyong protection. So, ganyan po ang turnover niya. And then, kung mapansin po natin, ito po ang kanilang countertop. Stainless na rin po ito. And ito po, naka-ready po ang ating mga faucet. So, ayun po, mapapansin po natin, modern rin po ang kanilang circuit breaker. So, dito po sa circuit breaker, meron na po siyang bukasan at patayan ng kuryente sa iba't ibang bahay po ng inyong bahay. Kung mapapansin po natin, kompleto na rin po ang kanilang switches sa ating ilaw. Meron po tayo dito sa side po na ito. And then meron po tayo dito sa side sa ating pagpasok po. Dito po sa service area po natin, meron po tayo 2 meters po na allocated po sa inyong kung kayo po ay may katabi, dito po yung add-in po yun dyan. So ito po yung pwede nyong gawing sa laundry area. At again, tignan po natin yung kanilang CR. Ito po ang turnover na kanilang CR. Katulad po na nabanggit ko po kanina, ang ating toilet and bath po, kasama po yung ating toilet and kasama na po yung lavatory po natin. Pero hindi po siya tiles. Hindi po naka-tiles yung ating mga walls, hindi po naka-tiles yung ating sahig sa ating toilet and bath. Gandaan na, kaya na po makakapag-design. Ngayon po, tignan po natin ang kanilang second floor. Tatlong step po, bago po tayo punta po, maka-concrete po, no, yung pagkakatayo ng tatlong step natin dito sa hagdan. And ito na po ay naka-tubular at bakal po. Meron po siya cemento dito sa taas. So, pasokin po natin sa second floor. Pagkakit po natin sa second floor, bubuumad po sa atin ang napakalaki na space. Kung saan ito po ay provision for 2 bedrooms or 3 bedrooms, depende po sa inyong gustong design ng inyong bahay. So, ayun, mapapansin niyo po. Ito na po yung mga poste po na nakarayan po yan. Meron po tayo yung mga linya po natin ng kuryente na rin. Okay na po yan. And talaga yun na lang po siya ng isabi. Nakarayan na po yan para pagpakabitan. So, mapansin po natin yung ating mga outlet. Meron na po tayo dito na 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po na outlet dito po sa second. Because, malaki po yung space niya. Meron po tayo dito. And yan po, makikita po natin yung ating mga bintana. Reminder lang po, no, kapag po tayo end unit yung kuha natin, may bintana po dito tayo sa second. So, ayan po, tignan po natin yung tayo po ng space. At ito po yung kanilang second na toilet and bath dito po sa second. Ganun pa rin po ang turnover. Wala po siyang tiles, pero kompleto na po yung lavatory at yung ating toilet. So ngayon po, pag-usapan naman po natin ang prices po ng ating mga unit dito po sa
project po ni Charge Builders na located po sa Barangay Diocampo, 13 Martinez, Cavite. Minimum po natin na lot area po dito ay 44 square meter at ang floor area po natin dito ay meron 58 square meter po. Nag-start po ang kanilang presyo sa 2,238,000 and meron po tayong total na down payment na 99,000. In-stretch po ito ng 24 months, so meron po tayong 3,917 pesos po sa ating down payment per month for 24 months. Ang ating reservation fee, 5,000 lang po. And then, ang ating monthly amortization naman po kay Pag-ibig ay 13,345. So in case po na gusto nyo na bumaba po ang monthly nyo kay Pag-ibig, pwede naman po kayo mag-advance sa principal nyo po kay Pag-ibig na po mismo after po ng down payment. Ngayon po, ang ating required salary ay 38,128 pesos. In case po na nakulangin po ang inyong salary, pwede naman po ang co-borrower. Kapakaibigan po ito, pamilya po, kahit po kaaway pwede. Kung meron pa po kayong mga tanong regarding po dito, pwede nyo po kaming i-PM and bibigay po kami ng further information. Please like, share, and subscribe po sa aming YouTube channel para maging updated po kayo sa mga bagong posting po namin ng mga project po na katulad nito. So, again, maraming salamat po and magandang araw.